Mulher PH. Hi guys, welcome back sa aking channel, Cram Your PH. For today's video guys, papakita ko sa inyo kung paano kayo makakatipid sa kuryente sa para sa ating mga alagang crayfish or mga isda. Yan, dito sa reptab na to guys, meron akong pump. Yan, bali solar to guys. Nagana lang siya pag may araw or liwanag na galing sa araw. Yan, ito yung connector niya. Ito nga pala guys ay nagana lang pag may araw. Pero pag walang araw, hindi siya nagana. Yan, para makatipid kayo, pwede niyong gamitin yan. Yan, malaking tulong din to guys kasi nagana to ng mga almost 12 hours. Basta may araw na. Yan. Tapos sa gabi guys, pag hindi na nagana yung solar na air pump, pinubuksan ko na yung air pump niya na di kuryente. Bali ang nandito nga pala guys, yan yung mga Red Clark crayfish ko. Saka yung Ghost crayfish. Tapos meron din ilang piraso na ARC dyan na medyo maliit pa. Siguro mga 3 inches. Yan. Magkakasama sila dyan. And guys, ang lakas niyan. Basta malakas ang sinag ng araw. Ang lakas niyang pump na yan guys. Bali yan nga pala, may mga kasama yan. Pag binili nyo yan, may mga kasama yan ng mga yung nasa ibabaw niya, yung butas. Pwede kayong mamili kung gusto nyo ilang butas lang yung lalagay nyo or yung isang buo na pump lang yung lalabas sa kanya yung tubig. Ayan guys, napakalakas niyan guys. Kaya makakatipid kayo dito kasi sa maga naman gagana siya. Di, bali nabawasan yung konsumo ng kuryente ng halos kalahating araw or siguro mga 10 hours ganun. Ayan guys, ang tindi ng init niyan. Tingnan nyo kung gaano kalakas yung pump na yan. Pwede nyo yung gawin pag nasa labas yung mga setup nyo ng mga crayfish nyo or mga isda nyo. Tapos ito, ibibili ko pa rin to ng isa pa eh. Ito yung mga half inch ko na mga crayfish. Kukunti na siya guys, kaya hindi ako makapagbenta. Bali, nagpapalaki pa kasi ako ngayon ng mga crayfish. Tapos ito yung 1.5 month ko na goldfish yung brined ko last time. Kung di nyo pa napapanood, may video tayo dyan. Ito, 1.5 months na to guys. Ayan, bilis nga nila lumaki eh. Lalo pag outdoor yung setup. Kung makikita nyo, malumot yung ilalim niya. Pero yung tubig niya, clear na clear yan. Ayan, ulit tayo isa. Ayan guys, so kung makikita nyo, quality yan. Sa buntot pa lang, makikita nyo na yung quality ng ating mga goldfish. Ayan guys, ganda nyan. Tapos, punta tayo dito sa isa pa. Ito, mga 2.5 months na to sa akin. Binibenta ko na to guys, 100 to 150 pesos. Bali, yung parents kasi nyan na yan, import. Yan, ito, island born na to. Ako na ang nagbreed ng nito, parents nito. Pero yung quality niya guys, hindi pa rin na lalayo dun sa parents nila. Yan, kung makikita nyo yung ganda ng form ng body niyan. Hilihin natin yung isang andito. Yan guys, ito yung paborito kong kulay eh. Yan, kirin yan paglaki. Pero ngayon kasi parang itsura niya, alam mo, kaliko siya eh. Pero kirin yan. Mag-iiba pa yan ng kulay. Siguro mga isang buwan pa, yan, lalabas na yung tunay na kulay niyan. Ito nga pala yung mga breeder ko guys. Ipaparami pa kasi ulit tayo ng mga crayfish eh. Sa mga nagme-message nga pala guys, pasensya na kayo ha kasi hindi talaga ako makapagbenta ngayon. Gawa ng kukunti na yung natira natin na crayfish.
kasi guys, yung mga binibenta kong crayfish, ako mismo talaga nag-breed nun. Hindi ako umaangkat sa iba ng mga crayfish para ibenta. Puro alaga ko lang lahat yon yung binibenta ko. Ayan, ito, meron tayo ditong female na may eggs na siguro mga 2 weeks pa mahahatch na yung craylings nito. Kasi naka 3 weeks na to eh. Ayan, malapit na yan guys. Tapos dito naman sa baba, siguro mga 10 pieces pa to na 1 inch. Pag may napunta kasi dito at talagang mapilit sila na bumili, bali ito na lang yung nabibigay ko guys na ano, na size ng ARC natin. Kasi naubusan talaga ako ng pangtinda. Dahil nagpapalaki pa tayo guys, update ko kayo pag meron na ulit tayong pambenta. Hanggang dito na lang guys ang video na to. Sa susunod na lang ulit, magpapaalam na ako. Bye na guys, fish out. Bago ka pa sa channel ko, baka naman, like, share, and subscribe. Salamat!